Assalamualaikum mga ka-milktea. Ngayon ay may panibago tayong video. Ito ay tuturuan ko kayo ulit kung paano magtimpla ng tama at paano ito gawin step by step. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano timplahin ang ating milktea. So ang titimplahin natin ngayon ay Hokkaido flavor. So nung unang video natin, so makikita niyo doon kung paano natin linuluto step by step yung ating tapioca. So paki-scroll down na lang yung sa video na ito, makikita niyo doon yung pagluto natin ng tama ng ating tapioca. So ang title ng video na yon ay How to Cook Properly Your Tapioca Milktea Training. So makikita po sa baba ng YouTube channel ko. So nandun po yung lahat ng step kung paano gawin ang milktea, kung paano ito itimpla ng tama, at saka nandun din po yung video natin kung paano i-brew yung black tea natin. So ang title, How to Brew Your Black Tea, Asam Black Tea. So andun din po, may video din po yun. So ngayon step by step tayo. So sisimulan natin sa pagtitimpla ng tama at saka paano ito gawin sa tamang procedure. So let's start. So ang una natin gagawin ay lalagyan natin ng black tea yung shaker natin. So ito, 700 ml, lalagyan natin ito ng black tea. Ayan, so nalagyan po natin ng black tea yung shaker natin. So may tamang sukat po siya na 200 ml lamang ito for our 16 ounce. So sa 22 ounce natin ay 250 ml yung ilalagay natin na black tea. So magtitimpla tayo ngayon ng 22 ounce. So bali magiging 250 po yung ml yung black tea natin. So lalagyan na po natin ng ating Hokkaido flavor yung black tea natin na 250 ml. So yung una po nating video, so yung video po natin na una nating tinimpla, step by step din yon. So mapapansin nyo yung sukat natin doon is 50 ml, dahil taro po yon. So yung Hokkaido po natin, so pinapaalala ko lang po na mapait yung flavor natin na Hokkaido. So wag natin ito if 50 ml yung flavor natin, yung sukat ng flavor, dahil mapait po ito. Medyo mapait pag dinamihan natin ng timpla. So nasa 30 to 40 lang po yung ilalagay natin sa 22 ounces para hindi magiging mapait yung timpla natin. Kasi mapait ito, unlike sa ibang flavor na pwede natin damihan yung flavor para magiging masarap. Pero yung Hokkaido po, pinapaalala ko lang po, habang pinapalaki, dinadamihan po natin yung timpla nito, yung flavor natin ng Hokkaido. So mas magiging mapait siya. So suggestion, 30 to 40 ml lang yung ilalagay natin sa 22 ounce. So maglalagay tayo ng 40 ml sa ating 22 ounce. Ayan, nalagay na po natin yung ating Hokkaido. So 40 ml po yun. Isang spoon po dito ay may sukat na 20 ml. So, dalawang spoon. So, 40 ml po yon. So, maglalagay naman tayo ng ating non-dairy creamer. So, dito sa non-dairy creamer natin, okay lang po na umabot ito ng 50 ml. Dahil hindi naman
pampatamis po yung non-dairy creamer natin. So, lalagyan natin ng 50 ml yung ititimpla natin na Hokkaido. So, ayan. 50 ml po yung nilagay natin. So, ang susunod po natin na gagawin ay lalagyan natin ng yelo yung shaker natin bago natin isake para hindi, kasi pag hindi natin nilagyan ng yelo yung ano, yung shaker natin, pag serve mo sa customer mo, kasi inulit ko po, mainit po yung black tea natin kasi galing po yan sa dito sa ating jug or sa ating thermos po. So, mainit po yan. So, kinakailangan lagyan natin siya ng ice or yellow bago natin i-shake. Para pag-serve natin sa customer natin, kahit hindi pa natunaw yung ice natin to the cup. So, malamig na po. So, para ready to serve na po. So, lalagyan natin mga 50 ml na ice yung ilalagay natin sa shaker natin. Ayan. So, nalagay na natin. Pwede na natin siya i-shake. So, i-shake na natin po yung nalagay natin dito. Mabilis lang po ito shake. Ramdamin nyo lang po pag sinishake nyo, pag natunaw na yung ice, ibig sabihin na nahalo na, natunaw na din yung flavor natin sa shaker natin. Ayan, so naramdaman ko natunaw na yung ice, saka kung titingnan natin, so natunaw na din yung ano, yung flavor natin. So, ang susunod natin na gagawin ay kukunin natin yung cups natin na 22 ounce. Saka tayo gagamit ulit tayo ng cream puff. So, yung cream puff po natin ay ginagamit natin ito pang floating saka pang sidewalling. So, una natin gagawin ay maglalagay muna tayo ng sidewalling. So, sa sidewalling natin, 20 ml lang, isang spoon lang din. So, gagamitin natin pang sidewalling sa ating cream puff. So, ito, kukuha tayo dito ng 20 ml. Ayan, nalagay na po natin sa cups. By the way, mayroon po tayong mga equipment na nilalagyan ng kung saan natin pinaghahalo yung ano, yung cream puff natin, kaso nga lang naiwan doon sa milktea shop natin. So dito muna tayo nag-video sa mansion. So ito. So kutsara na lang yung ano, yung kutsara na lang yung gagamitin natin pang ano, ang tunaw sa ating cream puff, dahil yun nga, naiwan natin yung equipments natin. So, sa paglalagyan natin ng tubig sa ating cream puff, pang sidewalling, patak lang po ito ng tubig yung nilalagay natin, kasi pag dinamihan natin, so, hindi siya pwede gamitin pang sidewalling, pang floating na po yung, pag medyo marami-rami na po yung tubig na nilagay natin. So, ayan, lalagyan natin ng patak lang. So, sterilize natin po yung ano, yung ating cream puff. Yan, so makita natin. So ayan. So na stir na yung ano natin, yung cream puff natin. So ibig sabihin niyan, pwede natin ilagay sa
Simulan na natin pag-wooling ng ating cups. Yan, eh, paikot-ikot lang po ito. Kayo po yung bahala kung paano kayo maglalagay ng design sa inyong cups niyo pag winwooling niyo siya. Yung iba po kasi hindi nila nilalagyan lahat yung cups nila. So kayo po ang bahala. So, ayan po. So, pwede na po. Medyo ano na. So, makita nyo yung cups natin. So, may walling na po siya. So, mas maganda siya tingnan. Pag may side walling tayo. So, susunod natin na gagawin ay maghanda naman tayo ng pang-floating natin. So, yung pang-floating natin, cream puff din. Kaso nga lang, unlike siya sa pang-side walling na patak lang yung nilagay natin na tubig para i-mix yung cream puff natin. So, medyo marami-rami yung ilalagay dito na tubig para mag-float siya. Ganun po yung difference sa pang sidewalling at saka pang floating natin. So, lalagyan natin siya ng 30 ml pang floating. So, lalagyan natin siya ng tubig. Medyo damihan natin. Unlike nung pang side walling natin na patak lang yung tubig na nilalagay natin. Huwag nyo na po ito i-blend kasi maliit lang naman yung ginagamit dito. So, huwag na po kayong maggamit ng blend kasi maliit lang ito. Pag dumikit ito sa blender nyo, so walang matira. So, ayan, tingnan nyo, pwedeng-pwede na siya pang-floating. So, ang susunod natin na procedure ay maglalagay tayo dito ng ating tapioca pearl. Ayan, so lalagyan natin ng tapioca pearl yung cups. Yan po. So, kita nyo, nalagyan na po natin ng tapioca pearl yung cups natin. Saka tayo maglalagay ng ating caramelized sugar, yung pampadagdag tamis po yung caramelized sugar natin upang hindi maging, para maging malasa o matamis yung ating milk tea na ihanda. So, yan. So, lagyan natin ng 5 to 10 ml yung ng caramelized sugar yung cups. Yan. So, ikot-ikutin nyo yung lagyan natin sa, i-walling din natin yung caramelized sugar natin sa cups natin para mas maganda siya tingnan pag naka-walling. So, lagyan na natin ito ng ice. So, ang dami ng ice na ilalagay natin dito ay nasa 250 lamang na ice o yellow, 250 ml lang yung ilalagay natin. So, yung ice po natin ay wag po yung naka-grind na ice or yung panghalo-halo na ice kasi hindi po yun maganda gamit sa milk tea natin kasi magmumukhang frap na yung milk tea na ihanda. So, ganito lang po yung size ng ating ice. So, lalagyan natin. So,
So, nalagyan po na natin ng 250 ml na ice yung cups natin. So, saka na natin ilalagay yung ating Hokkaido flavor na nasa shaker. So, yung na-shake natin. So, ito, lalagyan na natin. Ayan, tamang-tama po yung ginawa natin. Walang natira. So, tamang-tama po. So, may konting space pa po. Basta sundin lang yung tamang sukat na pagtimpla ko. So, hindi po kayo magkakamali. Tamang-tama po yung pagtimpla. So, sundin lang po yung tamang procedure. So, kung mapapansin nyo, yung nilagay natin dito na ice, nasa 250 ml. Tapos, yung black tea natin, nasa 250 ml din. So, tamang-tama po. Paglagay natin sa cups natin. So, ayan. So, tamang-tama siya. May kunting space po. May kunting, ano po, hindi pa siya na-plat. So, yan po yung yan po yung space natin na paglalagyan natin ng floating natin. So, ito, ilalagay na po natin yung ating cream puff na pang-floating natin. So, ayan, nakita nyo po, tamang-tama po yung ating tinimpla. Lahat ng measure natin ay tamang-tama po. So, doon po natin makikita na yung measurement natin talaga is nasa tamang procedure po. So, ayan, so, lalagyan natin ng, muli po tayong magtatapping po ng ating tapioca pearl. Muli po tayong maglalagay ng ating tapioca pearl. So, yan po, pag walang floating po na cream puff yung ating ihanda, hindi na natin pwedeng lagyan ng topping na tapioca pearl dahil pupunta po sa ibaba yung pearl natin. So, useless din. So, pag may ganito siya, may floating siya na cream puff, pwede na natin siya lagyan ng tapioca pearl. Kasi, kasi dahil sa ating floating, so magpo-float yung tapioca pearl natin, so hindi siya pupunta sa ibaba. So ganun po, dahil pag kukunan niyo ng litrato, maghanda kayo ng pang post niyo, so para sa para i-promote yung inyong milk tea sa social media. So kinakailangan gumamit kayo ng cream puff pang floating para mas maganda tingnan pag may topping siya ng tapioca pearl. So, tingnan po natin. So, ayan, tingnan po natin. So, ang ganda po tingnan. So, advice ko lang po, kailangan po natin gumamit ng dome na lids, yung pantakit pag tayo naglalagay ng topping dahil nagpo-float po, nag-overflow po yung ating ihanda na milk tea pag ganito na may mga topping po. So, ang gagamitin natin ay flat. So, yun, advisable ko po. Kailangan gumamit tayo ng dome na pangtakip or yung lid po ito pag bibilihin natin sa supplies. So yan, tatakpan po natin. So ayan po, so sobrang ganda po ng ating inihanda. So I'm sure na sobrang sarap ito. Matikman na po. So, tikman natin kung masarap nga ba yung inanda natin na Hokkaido. Ito dito. Sobrang sarap po. Hindi po kayo magsisisi pag kayo ay
magtitimpla ng inyong milk tea at sundin yung procedure na pinakita ko. So, sigurado po na dadagsayan ng maraming tao yung milk tea shop nyo dahil kakaiba talaga ang matitikman nila na sarap. So, sundin lang po yung lahat na procedure. So, yung pagluluto po ng tapioca first, kung paano ito lutuin ng tama, andyan din po yung video natin sa ibaba. Paki-scroll down lang po yung mga video natin. Yung pag-brew ng ating black tea, nandyan din po yung video natin. Paki-scroll down. So, step by step. So, ang susunod po natin na gagawin sa susunod na video natin ay aking naman pong isishare sa inyo kung magkano ba ang gagastusin mo para makaput up ng isang simple milk station at saka magkano ba talaga ang kikitain mo. Then, isishare ko din po sa inyo kung paano maging visible sa Food Panda yung inyong milk shop. So, yan po ang susunod natin ng mga video. So, sana po ay bisitahin nyo ulit ang aking YouTube channel dahil marami pa tayong pag-uusapan para maka-put up kayo ng inyong milk station. At saka, para matuto kayo kung paano magtimpla ng milk step by step. So, malaking kaalaman po ito dahil libre po siya. So, nagsishare po tayo ng mga libreng kaalaman. So, sa muli, Mark Alabutig channel po. So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like na din para updated po kayo sa mga susunod na video.